kayo mga paps. Gusto pala. So ngayong araw pala, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng brake pads. Okay? Simulan na natin ito mga paps. Okay mga paps, bakit nga tayo magpapalit pala ng brake pads? Base sa owner's manual, ang brake pads natin dapat chinecheck yan every 10,000 kilometers. Ini-inspect yan, tapos kung kailangan paltan, paltan na dapat. Saka yung brake pads, isa sa mga importanteng parts ng sasakyan yan. Siyempre, kung walang brake pads, paano tayo pepreno, di ba? Paano titigil yung sasakyan? So, napakahalaga na dapat chinecheck natin ang brake pads natin. Etong sasakyan na to, second hand namin nabili, sa tingin ko, sa loob ng, ano, ng 10 years, hindi pa nila napapaltan yung brake pads. So, yun ang gagawin ko ngayon mga paps. Okay, so bago natin siya paltan, syempre, dapat tanggalin muna natin gulong. So, angat natin yung sasakyan, saka tanggalin natin yung gulong. So mga paps, bago natin tanggalin yan, bago natin makalis yung brake pads, kailangan mo na natanggalin yung ano rito, yung bolt dito, okay? Yung bolt dito, 14mm. Yan. 14mm yan, tapos dito, yan, yung pinakalock nya. Ito. Ito yung 17mm yan, yan. So pwede nyo kontrahin yan dyan, tapos saka nyo lubagan to. Yan. Okay na. So next natin, pwede na natin siya iangat. Yan. Okay. So ayan, nakangat na siya. Madali na natin ngayon matatanggal yung brake pads. Tanggal yung brake pads, ganun lang. Ganun lang. Okay. Ito nga pala yung ano, brake pads na pinagtanggalan natin. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo, manipis na siya. Ayan o. Eto, kapag sobrang ano na to, sagad na, mag-squeal na yan, tutulog na to. So, ang technique dyan mga paps, di ba meron tayong interval na 10K every 10,000 kilometers dapat i-check or kung kailangan paltan. Tingnan nyo itong bagong brake pads, ayan. Kung mapapansin nyo, may indicator siya na replace dyan sa linyang yan. Ang magandang technique dyan, kapag nasa 1/3 na nung kapal nung ano, brake pads nyo, paltan nyo na to. Yung nauubos niya ito. Ito tulad nito, 1/3 na lang natitira. 1/3 or 1/4, paltan nyo na. Yan. Sa pagpapalit nito, pwede kayong pumili ng ano, ng ibang-ibang brand. Ibang-ibang brand. Meron ditong Akebono at saka Bendix. Nasubukan ko na yung Akebono at saka Bendix. Okay naman siya sa akin kahit replacement. Pero kung may budget kayo, pwede kayong gumamit ng original na kasa. Ito, mahal nga lang to. Yan. Okay? Tapos, sa pagpili ng brake pads, may mga brake pads na nag-iiwan ang brake dust. Papasin nyo pag ano, kapag na-observahan nyo na parang may mga ali-ali kabuk dyan na naiiwan. Ano yun? Brake dust yun. So okay mga paps, ito yung brake pads natin. So sa brake pads natin, papasin nyo, mayroong plate. Dito sa binili ko, wala. Ito na yung pinaka-plate nya. Yan, pinaka-ito. Yan. Ito, ayan, pansinin nyo to, yan. Saka to, ilalagay ko yan dyan, ililipat ko yan dyan. Okay? So ganito lang yung paglilipat nyan. Nalagay ko na yung pinakabakal niya rito. Sa lakyan eh. Yan. Ayan. Ngayon, pwede na natin itong install doon sa may brake caliper natin. Bago natin siya install, eto kasi yung pinaka-piston niya, dapat i-reset natin yan sa zero kasi hindi magkakasya yung brake pads. So pag i-reset to, dapat ipupush natin yan pa ganun. Pa ganun. May butas yan dito, eto. Ganito ganyan, may butas. Kuha kayo dyan ng ano, kahit kung ano man makukuha yung bakal na matibay. Tapos, igaganon niya para tumulak yan pa ganon. Okay? Tingnan nyo. So, okay na yan. Okay, bago natin siya install, linisin muna natin siya kahit paano. Kuha kayo toothbrush.
Paano man dyan, toothbrush, saka pa muna. Yan, bugay nyo to. So okay na, malinis na. Pwede natin ilagay yung brake pads dito. So okay mga paps, bago natin ilagay yan dito, yung brake pads, lagyan muna natin siya ng ano, ng brake grease. O kaya, ang gagamitin ko rito, itong ceramisil. Yan. So lalagyan ko dito yung mga points na posibleng o mga gumagalaw. So dito yan, kasi dito siya. Dito, yung mga grease points na tinatawag. Yan. Okay mga paps, nalagyan ko na ng grease yung brake pads natin. Ayan siya. Ayan. Pwede natin siya ilagay dito. Okay? Okay mga paps, sa pag-install nito, madali lang. Tulad ng kanina, yung pagtatanggal natin, reverse order lang siya. So, ayan. Ayan lang siya. Okay, ganyan na. Tapos, sa kabilang side, ganun din. So, check nyo maigi. Tingnan nyo. Kapal niya. Okay na yan. So, pag nakabit na yan, okay na siya. Baba na natin to. Ito. Since na-push ko na to, pabalik. Ito. Na-push ko na yung pinaka-piston niya. Babalik ko na siya. Ingat lang dito mga paps. Baka maipit kayo. So napansin nyo, tinula ko ng konti ito, yan, para mas maano siya, mapush siya pa ganun. So, okay na yan. So babalik ko na ngayon yung tornillo dito, yung bolt. So okay mga paps, sana nakatulong tong simple at basic na video na to. Alam ko namang kahit paano makakatipid rin tayo sa pagpapalit ng brake pads kung susundin natin tong guide na to. Okay? So huwag nyo nga palang kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng mga gatong basic at simpleng video. At huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga video ang ginagawa ko. So, paano mga paps? Hanggang sa muli.